Oras na para tuparin ang ating New Year's Resolution. Change for the better, sumubok ng bagong bagay, magkaroon ng bagong experience, magsimula ng negosyo. Ako po si Gladys Reyes Someru. Welcome to another exciting episode of your number one negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo! Kung somehow may alam po ako sa pagninegosyo, pero nalilimitahan po kasi ako sa mga agreements ng mga franchisor ko, ano po ba ang dapat kong gawin? Okay, yung kung meron kang mga ideas na meron kang gustong ibahagi, nasa pag-uusap yan ninyo ng franchisor at franchisee. Alam mo, ito yung tinatawag kong parati, ang franchising ay synergistic relationship. Isang tao na may-ari ng negosyo, nagsimula at namamahagi o nakikishare sa mga ibang tao na gustong mag-franchise. Now, hindi lang one-way street ito. So, yung franchisee mismo ang nagbibigay din ng idea dahil siya yung mga nando sa lugar, iba-ibat lugar, iba-ibang lugar na wala doon ang franchisor. So, kung ikaw ay active, hindi ka dapat mapigil. Ikaw ay dapat magkaroon ng open communication at sabihin mo, no? Marami nangyari dyan. Marami dyan mga franchisors na nakita ko na nagkaroon ng idea dahil sa suggestion ng franchisees. No? Huwag mong pipigilin ang sarili mo dahil yan kaya magiging win-win scenario nyo rin at magiging win pa rin yan sa mga consumer nyo. So kung may idea ka, let it be, communicate with the franchisor at ang franchisor naman ay handang parating tumulong at tumugon sa iyong suggestions. Kung halimbawa yung franchisor hindi naman nag-agree sa idea mo, i-check mo rin sarili mo, no? Na-present ko ba talaga yung aking idea na gustong i-share? I-present mo sa isang plano. Isulat mo ano objective, ano ang magiging resulta, at ano magiging cost, at ano magiging benefit nito para sa franchisor at para sa franchisee. Now, kung ang franchisor ayaw pa rin, try to convince, no? But again, in franchising, you always have to abide by the same brand, no? Kasi nga, pag sinabi nating franchising, isang galaw, isang unlad, at isang pamamahagi ng customer service. So, ako, I really don't see any problem in convincing the franchisor. Kasi ang franchisor naman, unawain mo rin, na siya ay may obligasyon, no? Hindi lang sa iyo, ngunit sa pangkalahatan, no? Majority ng franchisees, no? Meron siyang obligasyon. Ayaw niya lang paboran yung isa, ngunit gusto niya favorable to everybody. Everybody will benefit. So, easy ka lang. Be patient. And sometimes, it takes time to communicate and to always convince the franchisor. So, yun ang maganda doon. KSA Magic Skin Whitening is open for dealership. For dealers, you may call 0922-867-2377 or 566-8029. Bata pa, business-minded na. Yan ang aming nakita nang bisitahin namin ang Batang Business Expo noong December 5 sa Quezon City Memorial Circle. Batang Business is an advocacy of Kids for Christ. It was started about 5 years ago. Meron kasi kaming social renewal program ng ministry which is geared towards building our nation. Mga bata at an early age, we try to expose them sa entrepreneurship, hoping that someday in the future, sila rin yung magiging entrepreneurs and maybe of course, not only helping themselves and their families, but helping the nation as well. Our mission is to teach the kids to become future entrepreneurs, of course embracing yung
values of stewardship, perseverance, creativity, and integrity. The priority is to finish their studies. But we'd like to open the minds of our kids that they have options later on na magtayo ng business, because when you go into employment, maski maganda yung sahod mo, you must remember na ikaw lang nagsasweldo. But when you try to put up a business on the side, ang ano niyan, multiplier yan, mabibigyan mo ng trabaho yung mga i-hire mo mga tao. This batang business advocacy really can create potential future businessmen, potential employers for those who are unemployed. So I believe this is one of the solutions for our unemployment problems here in the Philippines. So we have a whole generation to look forward to, and these are people who will generate a lot of will really improve the economy of the Philippines. So these kids are really our hope in our future. I think what Batang Business really is teaching the kids is not really how to make money, because that's not their priority as of now. The priority is really to go to school and to be obedient to their parents. But I believe that as young as they are being taught how to have integrity. Another is these kids are teaching the other kids to be innovative, to be creative. I found it very essential for the kids to expose them to this kind of activity. Kasi talagang nakita ko yung not teaching them how to earn as early as now, pero nakita ko yung enjoyment nila. So, nakita ko yung happiness nila, natutuwa na rin ako. Proyekto ng Kids for Christ at Couples for Christ, ang batang business na layon ay i-develop ang entrepreneurial skills ng kids habang bata pa. Yung mga binibenta ko po, yung mga pera pong nakukuha ko, iniipon ko po yun para mabigyan po ng pera yung mga mahihirap na tao. Well, it taught me that when you have a business, you'll always have a problem. But if you keep on putting your mindset to it, you'll overcome your problems. My message for you is simple. Start a business now so you can succeed in the future. Para po sa mga bata na kahit na maliit pa lang sila, okay lang, magbenta lang sila kung gusto nila. Kung gusto nila maging future entrepreneurs. Tapos po, wala naman po hadlang para sa iba na gumawa po ng mga ganito. Kasi po, kahit na po bata pa lang, sa murang edad, kaya na po natin. Ang problema nga lang po, tayo lang po yung nahihiya. Kaya po, kaya na po confidence. Yung nabenta ko po dito sa parang na ito, sana po hindi ko lang po maibigay sa mga kids, sana po maibigay din po sa simbahan o kaya po kay God. Sana po sa ibang kapataan, gusto ko pong magka-business kayo ng ganito. Para makatulong din kayo sa inang daigdig dahil sa kaka-global warning na po. Sana po ganito rin pong gawin yung para kung ilalaban nyo po sa Christmas party nyo. Maging batang business rin po sila upang paglaki nila ay kahit hindi sila nakataas na pag-aaral ay mayroon po silang paninda. Halimbawa, kumikita pa rin po sila. Wow, nakakatuwa naman ang mga kids! Sana'y madala nila in the future ang kanilang natutunan sa project na to. And grow up to be one of the country's big-time entrepreneurs. KSA Magic Skin Whitening is open for dealership. For dealers, you may call 0922-867-2377 or 566-8029. Pagdidipid sa panahon ngayon tulad na lang ng mga trabahador. Imbis na sa major fast food bumili ng kanilang lunch, mas pinipiling bumili sa mura. Mas malaki nga naman kasi ang natitipid ng ganon. Smells like a good business opportunity para sa inyong magagaling magluto dyan. Bakit kaya hindi nyo subukang magsimula ng packed lunch business? Oo nga no. Tara nga, samahan natin si Kristen para sa kanilang ilang tips sa pagsisimula ng ganitong business sa Go Negosyo Startup.
Maraming mga empleyado wala ng oras para mag-pack ng sarili nilang lunch, pero naghahanap pa rin sila ng lutong bahay. Kaya dito sa startup, tuturuan namin kayo paano mag-umpisa ng sarili nyong pack lunch business. Isang negosyo, kailangan natin syempre ng mga empleyado. So dito sa maliit na pack lunch business natin, kailangan mo lang ay dalawang tao. Either ikaw ang magluluto, kailangan mo ng dalawang delivery boy na magtatanggap din ng mga orders nyo, or kukuha ka ng isang kusinero kung di ka marunong magluto, at saka isang assistant, at saka ikaw naman ang magte-take ng orders. So either way, dalawa lang kailangan mo dito. Sa dalawang yon, you can pay them each $400 per day. Kung kusinero yun, probably you can pay them $500 per day. Okay na rin yun. So how do you get customers? Simple lang to. Ang paraan ng pagkukuha ng customers ay magagawa natin through promotions by using flyers. Sa isang pack lunch business, importante na ang flyer mo merong menu items at saka may phone number nyo at saka sining contact person na magte-take ng order. Ang gagawin natin doon, magpiprint ka ng mga siguro mga 200 muna to start, and then pupunta ka sa mga iba-ibang opisina at ibababa mo yung flyer sa umaga. Preferably at 9 o'clock, 8 o'clock, magda-drop off ka na ng flyers until about 10. Pagbalik mo ng office, dapat na handa na yung pagkain para makapagtanggap na ng mga order. Pricing. Para malaman natin kung paano ipipresyo yung mga patahe na ibebenta natin, ganito lang ang gagawin natin. First, you have to have a markup. So, sa cost mo, imu-multiply mo siya by 2.5 times. Doon mo makukuha yung presyo. Pero in this case, babalik na rin lang natin para mas mabilis, ano? Umpisa tayo with the price. You wanna price your item, for example, at 50 pesos per meal. So at 50 pesos per meal, i-divide natin siya by 2.5. Di ba kasi yung multiplier na sinabi natin? At pag dinivide natin siya by 2.5, lumalabas, ang cost natin is 20 pesos per meal. Alright? So gagawa ko ng example para mas maintindihan pa natin to. For example, magluluto tayo ng beef caldereta. Ngayon, ang kailangan natin gawin is i-add natin lahat ng gastos natin para maluto yung kalderetang yon. That includes your beef, your vegetables, and your sauce. Sabihin na natin na yung pagluto ng beef caldereta, lahat yun naabot ng mga 1,000 pesos flat. Para mabilis na natin i-compute to. From 1,000 pesos, titignan natin kung gaano karaming beef caldereta magagawa natin. What we have to do is start with the price. Ang price natin in this case, let's say para competitive tayo is 50 pesos per meal. Ngayon, remember, ang gagawin natin, for every 50 pesos meal, kailangan yung multiplier natin is 2.5 times. So, cost multiplied by 2.5 equals 50 pesos. So, pag binaliktad natin siya, ang gagawin natin is 50 pesos divided by 2.5 equals 20 pesos cost per meal. Okay, kunin natin yung 1,000 pesos na total cost ng beef caldereta. Di-divide natin siya by 20 pesos. Ilang pack meals ang magagawa natin? 50 pack meals. So, ganyan mag-price for all your pack lunch items. So there you go, alam na natin ngayon kung paano magtayo ng sarili nating pack lunch business. Ang maganda din sa negosyong to, mura lang ang startup niya at saka mabilis siyang gawin. Remember, para malaman nyo kung maganda na ba yung kita nyo, you should be selling at least 1,500 to 2,000 pesos per day. Yan ang magandang starting point natin. And then you move it up to about 5,000 pesos per day. That means mag-hire na kayo mas maraming tao. Well, alam na natin kung paano ito gawin. So get started and magnegosyo na. This is Kristen for Startup. Ako, maraming salamat, Chris. O ayan ha, kung pack lunch business ang type nyo, go forth at magsimula na ng ganitong negosyo. Ngayon naman, kilalanin natin ang isa sa mga inspiring women entrepreneurs na nasa likod ng Anna Marie Home Collection. Susunod na! KSA Magic Skin Whitening is open for dealership. For dealers, you may call 0922-867-2377 or 566-8029.
dancer, entrepreneur, and athlete. Yan pang ilan lamang sa makakapag-describe sa ating guest ngayong araw na to. Isa po siya sa part ng Go Negosyo's 55 Inspiring Stories of Women Entrepreneurs and the woman behind the success of Ana Marie Home. Please welcome Miss Ana Marie Periquet. Hello, ma'am. Hello, welcome Gladys. Welcome to the show. Ako maraming salamat na pagbigyan mo kami despite your busy schedule. Well, I can never say no to Go Negosyo. Pero alam mo, how do you manage that? You are a dancer, aside from that, a public servant, you own a ballet studio. So, ang dami mong ginagawa, no? How do you manage that? Well, time management is the most important. It's learning to prioritize. You know, in the 3 years ago, I wasn't yet, so to speak, smelling the roses. Mm-hmm. I was running around, parang headless chicken ako. I could not say no. Any appointment, any offer, okay, yes, yes, yes. I learned how to say no. And then I learned how to prioritize and to stay focused on what is really important. Because at the end of the day, when you come home, why am I doing all this? Sa dami-dami ng ginagawa ko. Because you know, you cannot serve too many masters. One is bound to suffer. And I experienced that 3 years ago when one of my undertakings suffered because of doing too many things, wearing too many hats. Mm. So I learned to prioritize. Ito yung multitasking, ano? Parang yes. Hindi siya masyadong... May advantage, pero meron din disadvantage. Yes, and you realize that you are not superwoman and that you can't do everything in 24 hours. Pero with this kind of business, ano yung satisfaction na nakukuha mo from entering this business? Well, you know, aside from giving young people, startups, the most fulfilling part of Ana Marie Home now is being able to serve the community. Kasi yung meron akong products ngayon, yung plastic weave collection ko, at saka yung softline collection ko, they're done by a community of 30 families in Malabon, and I also have in Cavite. So my sewers and my weavers are 30 nanays and tatays. Wow. And seeing the children go to school because of the bags, the storage items, the throw pillows that they sew, and the woven materials that they hand weave, when you see the finished product, you tell yourself, wow, this just brought a child to school. So what's your message or tips to aspiring entrepreneurs na gusto rin pumasok sa klase ng business na pinasok mo, Ms. Ana? What is most essential for entrepreneurs who want to start a business, whether it be in retail or in any other industry, is to know which service and which product will be most accessible and most useful in the prevailing times. And then second is you must love the product and the service that you are marketing. And it's not just a matter of knowing the business, but really enjoying and loving the business. Because you have to wake up every morning telling yourself, I can't wait to work and do my business today. You must also be brave enough to take calculated risks. Because when you're an entrepreneur, you're on your own. It's not every 15:30 meron kang sweldo, di ba? Swerte if you're really doing good. So I guess the commitment, the hard work, and dedication must be there, like in any undertaking in life. Wow, very well said. Sana, I'm sure maraming natutunan na naman ng ating mga Go Negosyo viewers. Again, thank you so much, Ms. Ana Marie Periquet of Ana Marie Home. At magbabalik pa rin po ang Go Negosyo, kaya mo! Please grab a copy of Joey Concepcion's 55 Inspiring Stories of Women Entrepreneurs and the 21 Steps on How to Start Your Own Business, written by Dean Paxlapid and Mr. Ping Soto, available at all major bookstores nationwide. Marami po salamat sa aking mga sponsors, Nula, Pink Manila, Dr. Vivian Sarabia, Dr. Nina Rodil de Luna of Dental Focus, Crecia Shoes, available at Landmark and Trinoma, Kids Ahoy Apparel at Star Mall EDSA. For dealers, you may call 692-5790 and 721-9354. KSA Magic Skin Whitening, available at Watson, Star Mall Alabang, and SM Fairview. For dealers, you may call 0908-329-1684 or 0922-867-2377. Tumble Tots Philippines, Reyes Hair Cutters, Maki House, and Bueno Mano Crafts. Muli po, magkita-kita tayo dito lamang sa inyong number one negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo!
kalaban, huwag kukurong. Pakinggan sa iyong